For the month of Hello guys, good evening. So ngayon GCQ pa rin ito, gitna ng June, and gitna na ng June, marami nang dumating na mga papeles uli dahil pwede na uling mag-deliver ang yung mga messenger natin. And today dumating na ang updated MERALCO bill ni MERALCO. Ayan. Talagang naka-seal siya, unlike yung unang dating nitong April and May, patag isa sila ng sobre. Pero itong for the month of June, medyo makapal siya eh. Kaya natatakot ako. Kuha lang kayang konti. Ayan, so ang ginawa ko, napakasi may ano dyan. Ayan. So, hindi ko pa rin binabayaran talaga yung bill ko for, oo, pareho, for April and May. Kasi may doubts talaga ako bakit nag-end up sila sa ganong computation. Kung napanood yung una kong video, lalabas ko dyan later, about dun sa computation wherein they did an averaging nung ating electric ano ba tawag doon? Yung mismong electric meter reading somewhere November or December. December, January, February. Yun yung kinawa nilang averaging, and then kinuha nila kung anong reading doon, yun yung nilagay nila for the month of April. Pero yung May, yun daw yung talagang reading natin. So, na-explain ko na din sa nauna kong video na I was not here for the month of March, April, kasi nga nandun ako. Pero, ang nakakapagtaka lang, mas malaki yung bill na nawala ako dito kesa nung nandito ko dahil sa buong lockdown. Ayan, so ngayon, dami pa natin chika. Ito na, tatakpan ko. Ito na, hindi pa siya na-open. Hindi ko pa talaga nabubuksan yan. Silipin. Ayan. Kasi, kapal niya. And, nung binigay ito, dahil naka-register ako doon sa Facebook group ng aming barangay, meron ding pumuntang taga MERALCO to explain about, nga lang, late ko na nung nalaman ko. Kaya, hindi ko lang alam kung bukas darating uli yung MERALCO representative. But for today, we are just going to check out, since ang in-expect ko is una, dapat, dahil hindi pa ako bayad, dapat nakalagay dito yung pay, kung ano yung charges ko for the previous 2 months. And then, of course, yung pangalawa, yung charges ko for June. Drum roll. Dun. May gunting ba? Dapat may gunting. Ito, gunting. So, kala mo unboxing, you know? Kinupit ko na siya. And, makapal siya. Ayan, pagbukas mo, mapapansin mo, may nakalagay pa pang 49 daw ako mabibigyan. Ang sabi, ang chismis, ang bibigyan lang daw ng ganitong kakapal, malamang is yung mga hindi pa nakapagbayad. So, ako ang, oo. So, yan, dalawa ang laman niya. Wow. May isang letter, and then, yung bill for June, meron pang okay. So, etong unang letter na nag-iisa. Ano to? Promissory note. Okay. Etong unang letter. Ito yung mismong. Ayan. Ang sabi daw dyan, rates. The kilowatt hour consumption representing your June 2020 bill may cover anywhere from 2 to 4 months depending on when your meter was last read. Parang wala namang pumunta dito sa amin. Please disregard any estimated bills. So, tama ako. Dahil yung estimation na ginawa nila for the month of, ito yung dati, for the month of April, kasi zero yung reading nila dito sa likod. Ano, walang nakalagay. Yan yung ito nung for the month of April. So, disregard daw yun. Instead, your consumption based on your actual meter readings will be read. Okay.
So, okay, ito na. Your total kilowatt hour consumption will be divided into equally monthly portions. Ano na naman to? And the corresponding rate. O, kasi nag-iiba-iba nga yung rate. Kagaya rin ng computation na nilagay ko. Okay? So dito, breakdown nila. Yung in-explain ko dun sa previous video ko, kung ano yung mga chinacharge sa atin ni Meralco, nilagay nila kung ano yung value per month, kasi nga iba-iba. Syempre pag summer, mas mainit, mas marami tayong ginagamit na kuryente. March, April, May, and June. So kapag tignan nyo na lang sa inyong sarili. Ayan. Ang daming asterisk sa ilalim. Oo, kasi another legend na naman yun. Ito yung sinasabi ko, ayan o. Yung mga yan. So yung unang asterisk, yung distribution charge. So, syempre, iba uli yun. Every monthly. And then, yung lifeline discount is applicable lamang kung ang iyong, kung ikaw ay residential, kasi hindi man pwede yung mga company, anong industrial dyan, 100 kilowatt hours below. So, kami ba yun? Oo, kasi mababa lang yung consumption. Okay. Bills are subject to applicable. So, ganun din. Meron pa rin tax na babayaran. Okay, so, ito yung hindi pa natin nakikita. So, but, titignan na rin natin. Ang pinakamataas, yun nga talaga, for the month of March, yun ang may pinakamalaking charge. Kasi, 4.66 March. April, 4.63. Pero pagdating na ng May and June, 4.3. Bakit kaya mababa? Kasi mainit nga daw ng March. Well, anyway, yan yung unang naka-insert. Yan. And ito na, yung for the month of... Nakita ko agad. Diyos ko naman. Laki. Well, mahal. Parang lalong lumaki yung bill ko. Wait lang ah. Ang laki ng bill ko. Ang sabi nila dito, nakakaloka. Ang billing date is June 15. Ang meter reading is June 8. Pero yung bill period ko is yung consumption ko na from March 9 to June 8. But ang laki. And ang total kilowatt hour ko ay... My God, but parang nag-times 3 ako? Kasi usually talaga, ang consumption ko ay 100 to 120 kilowatt hour lang ako per month. Pero, for March, April, May, June, 4 months, they have already explained na ito nga, itong laki. O, dahil hindi lang ako nagbayad for. Okay, ito yung first, yung naka... mismong unang bill, nakalagay naman dyan yung breakdown ng mismong mga kilowatt hour mo, and then yung previous reading, meter reading, and of course syempre, yung hindi lang estimated, pati yung mga value ng mga tax natin. And dun sa second paper is yung mismong letter nila ng Meralco explaining on how to understand your bill. So yun nga, ang ina-expect lang nila, ayan o, may pa-dear Mr. Jorobuda, kasi sa tatay ko pa ito nakanim. Ayan, to help ease your bills payment, ayan o. Ang kailangan mo lang bayaran is yung 1/4 ng current charges mo na nakalagay mismo dito sa bill mo. So, let us say, 4,000 yung bill mo. Ang kailangan mo lang bayaran is 1,000. Ayan. So, 6 months, installment, depending sa kung ano man yung kulang mo nung February. So, gagawin mo lang, ang kailangan mo lang, ang June ito is, every 15th of the month, starting July. So, hindi pa ngayon mag-start ngayon June, but then July, August, September, ayun, doon mag-i-start. Six, so twice a month. Ayan, kasi nga, nagalit ang ERC, ang Energy Regulatory Commission. Yun lang naman ang kailangan nating bayaran. Ang siguro ang problema ko lang is yung, hindi ko problema. Ang problema ko dito is, since I've been paying this online at nakakalito, kasi di ba maglalagay ka ng reference number. Ngayon, paano mo ilalagay yung reference number? Siguro, i-over the counter ko na lang to.
congrats Meralco at naayos nyo na rin kung paano ba talaga yung sistema nyo. Siguro, ang concern ko na lang is yung paano yung mga nagbayad masyado malaki, no? Yung mga talagang sobrang laki agad ng bill nila. Syempre, ayaw nilang mawala ng kuryente. Well, in-explain naman dito ni Meralco kung bakit ba talaga mataas yung ating consumption. Dalawa, una yung higher electricity kasi nandun lang sa bahay. And of course, hot weather. Hot weather and ECQ, nandun lang talaga nga tayo sa bahay. So, yan lang muna ating video for today. Hit nyo na ang like at ang subscribe button. Bye! Bye, Meralco!